Okay, we're live. Oh, live pala. Atty Jopet Sison, lawyer, nandito sa bahay natin. Oh, kamusta, hello, attorney? Hello. Good afternoon, everyone. Yes, wala si Carl Balita. Oo nga. Palagay ko kumakain ulit. Wala rin si Samira Gutok. Si Samira, nasa Marawi. Anyway, ang topic natin, ang kalaguyo live-in partner. Ano karapatan nila? O yan, Doc. Iba, anuhin natin yan. Linawin natin. Ano yung kabit? Ano yung live-in? So, meron ba silang karapatan sa batas? O, kailangan natin linawin yan dahil magkaiba ang karapatan yan. Sige, so, yung una, live-in partner. Ibig sabihin, nagsasama kayo, hindi kayo kasal, pero hindi rin kayo kasal sa iba. Walang balakid na kayo'y magpakasal. There is no obstacle of you getting married. So, parehong single, kumbaga. Live-in lang. Parehong single, hindi sila kasal, hindi sila kasal kahit kanino man, nag-live-in. So, isa yon. So, yan yung live-in partner. Yung isa, na pinag-uusapan natin, yung kabit, kalaguyo, yun, yung isa doon, walang asawa, yung isa meron. Ah, pag tinawag na kabit, may asawa. May asawa yung isa at ikaw na hindi eh, asawa. Kasi sabihin live-in lang yung isa. Live-in lang tapos nagkabit yung live-in. Ah, hindi siya ano, magkaibang trato. Hindi kabit ang tawag doon. Ano tawag doon? Ay nagpalit ng partner. So anong karapatan ng isa tayo muna sa kabit lang muna. May karapatan ba siya humingi ng pera, sustento? Okay. At kung magkakaanak sila. Oh, ito, may asawa yung lalaki. Kunwari. Yan. Oh, malinaw. Malinaw. Tapos meron siyang kabit na binabahay niya. Okay. So, may asawa yung lalaki. Kapag ang tao ay may asawa, bawal na magkaroon siya ng another partner bukod sa asawa niya. So, kung nagkaroon siya, at siya ay binabahay niya, ang daming pwede mangyari dyan. Pwede kang makasuhan kung binabahay mo, kung cubinage. Cubinage. Crime yun. Ano yung parusa? Pagkatanda ko, 6 months to 6 years eh. Oh, may kulong. May kulong pa. Bakit ang daming Pilipina, hindi naman nakukulong? Ay, ano yan? Kasi wala nagkakaso. Patunay. Oo, nagkakaso at ebidensya. Ebidensya. So, concubinage. Pwede magdemanda yung babae. Asawa. Yung asawa. Yung legal na asawa. Oo. Tapos, yung pagka nagkaanak. Sa kabit. So, illegitimate child. Magkakaroon, kahit ano pang maging sitwasyon, obligasyon ng ama, kung siya ay kinikilala na ama, na magbigay ng suporta. So, in short, linawin natin, illegitimate child sa kabit, yan, may karapatan. Pero yung kabit mismong babae, wala siyang makukuha. Wala siyang makukuha. Kasi, well, eto, Doc, no? Kung mapatunayan niya na nag-contribute siya doon sa kanilang common property na sa kanya talaga yan. Nagtatrabaho din halimbawa yung kabit na nakapangalan sa kanya, nakapundar, nakabili ng kotse yung kabit sa pamamagitan ng kanyang pagpupundar at pagtatrabaho. Kanya yon. Pero pagka hindi niya mapatunayan yan at yung halimbawa yung lalaki na kasal, lahat ng maiipon ng lalaki, lahat ng kikitain niya doon sa legal wife, parte ng conjugal or absolute community property nung kasi kasal pa rin siya. Legal wife lahat. Kasal pa rin siya. May share doon yung legal wife. At ang daming ganyan kapag naghabulan na. So, in short, masasabi mo ba na lugi yung kabit o kawawa yung kabit? So, para magkaroon ng pera yung kabit, kailangan magkaanak siya. Para yung anak ngayon ang may karapatan ng suporta. Ang pinag-uusapan natin doon, suporta. At, sa anak, at sa illegitimate child. At may konting mana yung illegitimate. Meron. Pero mas maliit yung percentage. One half ng legitimate. Kaya nga, sasabihin mo ba na lugi? Eh, alam mo na ang pinatulan mo ay kasal.
Pwede rin to opposite na yung babae ang may kabit na lalaki. Pwede po. Parehas. Ganon din yun. Oo, ganon din ang sitwasyon. Okay. So, lugi talaga. Lugi. Ngayon, yung isang sitwasyon, Doc, yung live-in. Live-in ngayon, iba naman. Oo. So, ito, mag-live-in, silang dalawa, hindi lang nagpakasal. Hindi lang nagpakasal. Parehong single. Oh, tapos, palagi natin yung lalaki aayaw na sa ibang araw. Oo. Diba? May iba na siyang balak i-live-in. Tama. May karapatan ba yung isang partner na live-in? Oo. Kung ang pinag-uusapan natin yung pagsasama, dahil live-in, hindi mo mapipwersa. Hindi mo mapipilit. Dahil hindi naman kayo kasal eh. Walang... Eh, nagsama kayo 5 years, marami kayong picture, may anak kayo. Kahit na. Pagsasama ninyo, informal. Walang bas-bas ng kasal. Wala siyang legitimacy ng kultrata ng kasal. Sino lugi doon? Depende. Sino lugi doon? Iba-iba. Iba-iba yan, Dok. Minsan, minsan, marami na ngayon. Yung babae ang ano eh. Ano? Ang kumikita. At ang nagre-rely is yung lalaki. Ang daming ganyan. Marami kasi gusto live-in na lang. Ayaw mag... Tama. Siyempre, nagde-decide sila kung kasal ba maganda. So, ano payo mo sa mga nagsasama? Magpakasal na matatali habang buhay. Ayan, ako at po. Hati na yung pera lahat. O mag-live-in na lang. Oh. Bahala na kung masama o kasalanan. Tama. Kung nag-live-in kayo, okay, ano rin naman, na meron din namang batas doon. Kumbaga, kung mapakita ninyo na ilang taon kayo nagsasama, okay, tapos nakapagpundar kayo ng mga ari-arian, ang batas dyan, kung hindi malinaw na kung anong property sa'yo, anong property sa kanya, nagsama kayo, nag-contribute kayo, nagkahalo-halo na yung inyong pondo, co-ownership. Pero malabo pa. Sabi ng batas, ano, hati. Pagka naghiwalay, hati. Pero medyo magulo kasi hindi kayo kasal eh. Oh, kaya anuhan yan. Labasa ng ebidensya kung yung ano na yan, yung kotse. Nag-contribute ba ako dyan? Yung bahay na pwedeng nakapangalan sa isa lang. So ano payo mo sa mga may syota, may jowa? Maganda ba magpakasal na lang sila para safe yung pera o wag na lang? Mas formal kapag kakasal, mas nakatakda at mas malinaw yung property relationship. Yun ang malinaw. Mas malinaw, ha? Oh. Ito, meron silang mga halimbawa. Oh, yan. Kung ikaw ay, kunyari, babaeng mayaman, may kaya ka, yung lalaki walang ganong kaya, okay, mas maganda live-in na lang. Diba? Para hindi makuha yung ari-arian mo. Kung mayaman ka, live-in na lang. Ano yan talaga, Doc? Pero kung mahirap ka, mayaman yung partner, magpakasal ka. Talagang tama ba yan? Hindi, tama ba yung sinasabi ko? Ano siya, Doc? We are talking about relationships. Case to case. We are talking about money. Alam ko. Oo, tama. Check daw, approve daw yung sinabi ko na pera. Eh. Pera. Diba? Ngayon, wala nang love-love dyan. Wala nang love-love. Ang sabi nila, ang love lang daw pag 20, 25 ay, naku, years old. Pero pag inabot mo yung age ni... hindi ko na sabi sa pangalan. Pag umabot daw ng 40, 50, ano na daw, practical na. Tama. Totoo din yun. Wala nang gwapo-gwapo. Pero marami rin namang ano... Marami rin, Doc, 40, naghahanap pa rin. Naghahanap pa rin ng true love. stability na. Tama. May nagkwento lang sa akin. Ako naman eh. So, tama ba yung sinasabi ko? Kung mayaman ka, mas safe na walang ganong commitment. Or kung magpapakasal kayo, may prenup. Tama, may prenup agreement. Ganun din. Tama, Doc. May prenuptial agreement, so protektado yung property mo. At kung live-in kayo, well, pagka live-in kayo at ikaw yung may pera, ang importante doon, idodokumento nyo lahat, Doc. Paano dodokumento? Idodokumento nyo na pagka ginamit mo yung pera mo, malinaw na ang pinambili doon sa bagay na yan, pera mo. Hindi, depende kung kanino nakapangalan yung kotse, yung precisely. Bahay. Precisely. Yan yung sinasabi natin dokumento. Ipapangalan mo ngayon sa'yo. So, mahirap pala. Oh. Okay.
Ang common question din sa mga may Kalaguyo, pag nahuli, so anong pwedeng, let's say, nahuli mo may Kabit. Kung may, nahuli mo lang may katex yung lalaki, nagpo-flirt-flirt lang, hindi pa, wala pang kaso doon? Walang kaso. Walang kaso. Ang kaso mo lang doon, pag uwi mo, baka mabatukan ka ng misis. Wala yun. Wala po yun. Pagka nahuli ka. Kung pagpakikiapid, one night stand, may kaso na, wala pa? Yan ang ano. Ang ganda niyang tanong na yan. Hindi binahay. Ang ganda niyang tanong na yan. Walang kaso. Diyan nagkakaroon ng inequality sa lalaki at sa babae. Makinig kayo lahat. Makinig kayo. Pakikiapid, ano ang batas na magagalit sila sa batas? Oo, magagalit kayo dahil... Sige, anong batas sa pakikiapid? Pagka babae... Ang nakiapid? Ang nakiapid. One time. Ano meron? Adultery na. Adultery. Pwede kasuhan ng lalaki yung asawa niyang... Pwede kasuhan pareho. Kailangan mo kasuhan niya. Pareho. One time lang. Pero sa lalaki, yun sinasabi natin na concubinage. Nag one night stand. Concubinage. Ang concubinage, kailangan nakikiapid under scandalous circumstances. Ibig sabihin, binabahay. O kaya nakikiapid under nalantaran, na habitual. Magagalit ng mga balo. Ibig mo sabihin, lahat ng mga nalalaking nakikinig ngayon, pag nakiapid sila ng isang beses, limang beses na hindi scandalous, walang kaso. Walang kaso. Walang penalty, hindi makukulong, hindi magbawal. Unless, yung kinasama nila, kasal. Hindi, pag hindi kasal. Halimbawa, yung babae, magiging adultery, kasama ka sa adultery. Bakit di pa ayusin yung batas na yun? Kailangan natin ayusin talaga yan. Oo. Parang lugi eh. Lugi. Tama ka dyan, Dok. yung mga nag-aaway, minsan na may nakikita tayo, nagsisigawan. Okay. Siyempre, yung babae na legal wife, susugurin yung kabit. Okay. Pwedeng... kutsilyo, o pananakot, o sabunot. Tama. Yung legal wife, sinabunutan yung kabit. Walang kaso? Meron yun. Physical injuries. Physical may injuries. Kasalanan eh. Kabit eh. Naalala nyo, Doc, yung ano? Hindi mo pwede saktan pa rin. Hindi mo pa rin pwede saktan. Physically, bawal talaga. Except, naalala nyo yung kaso natin, Doc, yung in the act of. Nahuli mo. Yung talagang nakita mong nagtatalik. Kasi doon, ang mangyayari, merong passion. Nagdilim ang paningin. Ibang usapan. So, nung nasaktan niya, pwede siyang mapawalang sala dahil nung panahon na yon, talaga namang dahil sa galit, nagdilim ang paningin. Pero otherwise, hindi mo pwede saktan. Hindi mo pwede saktan. Kung minura-mura lang yung babae na kabit, pwede, hindi pwede? Depende rin sa sitwasyon. Kasi meron tayong meron tayong slander. Mm-mm. Yung paninirang puri. Mm-mm. Pero yon may factor siya ng nasira yung reputasyon because it was done in public. Mm-mm. Ito pinag-aawayan lagi. Marami tayong questions kay Carl Loom. Yung suporta, yung mga hindi nagsusuporta, paano gagawin? May bago na po tayong batas. Oo. Yung VAWSI, Violence Against Women and Children. So yung mga alam ninyo at may pruweba kayo na sila ang tatay at hindi nagsusuporta, yan nga, kita tatakutan. Yes, itopic natin na yung Violence Against Women and Children. Ano karapatan ng mga babae at mga bata na hindi nila alam pwede na nila kasuhan yung lalaki to, di ba? Pwede. Pwede na. Kasi nga, itong batas na ito, sa title pa lang, Women and Their Children. Sige. Yung mga bawal gawin? Ano to? Violence. Asawa lang to, ha? Or anybody? Anybody. Anybody. Ano yung mga bawal gawin sa babae at anak? Ang tinutukoy nung VAWSI, yun ding tinutukoy ng... ating revised penal code, yung pananakit, yung physical, sinamahan na nga.
sinamahan na ng physical, emotional, economic. Kaya doon sa economic papasok. So, lugi naman ang lalaki dito yan, sa Bausi. Maraming natakot. Maraming na lugi. So, bumawi, maraming natakot. Bumawi ang mga misis sa Bausi. Sa Bausi. So, ibig mo sabihin, tayong mga asawa, pag hindi mo binigyan ng pera si Attorney Seth, hindi ko binigyan ng pera si Dr. Lisa, pwede tayo kasuhan for... Abandonment. Oo. So, kasi merong doon sa Bausi, may economic violence. Hindi mo lang binigyan ng baon. Ano naman? Ang batas dyan, kailangan hahantong sa abuse. Parang... Kung nakalimutan lang, hindi naman. Hindi mo binigyan ng pera... Kinulong mo lang sa bahay. Na mahabang panahon, nagkaroon ng, importante nga dyan yung ano eh, yung trauma. Yeah, psychological ano niya, kahit trauma. Kahit sino pwede magsabi ng trauma. Eh. Tama, pero kailangan mong anuhin ngayon yan. Mm. Ano lahat yan, Doc? Ebidensya. Ebidensya. So, kayo mga misis, kung lugi kayo, mag-ebidensya kayo na. Ebidensya pa rin. Minumura kayo. Tama. So, kukunan mo ng video yung asawa pwedeng mo. Pwedeng video, pwede rin namang ano. Magulo. Pwede rin namang testimonya. Testimonya ng kapitbahay, oh, naririnig ng kapitbahay. Tapos saan sila magdidemanda? Sa barangay? Pwede sa... kayo. Barangay kaya muna. Maganda. Pwede kayo sa barangay. At ang barangay, pwede na mag-utos ng temporary protective order. Sa misis? Sa against the husband. Against the husband. So, ibig sabihin, oh yeah, protective order, pinoprotektahan ng misis o ang mga bata, pinagbabawalan ang mister na... mang-abuso pa. So, meron kagad. May action kagad tayo sa barangay. Oh. Ang bata ba, bawal ba paluin? Naku. Violence against children. Let's say, magulo, may sinira. Ang ano, yan yung ano, pwede Doc. Pwede ba paluin ang 5 years old, 10 years old? Yan yung napaka... napakalalim na usapan. Malalim. Dati kung, pinapalo lahat eh. Tama. Oh. Di ba? Oo. Oh. Dati of, pwede. Dati pwede. Ngayon, pwede pa rin naman eh. Kaya lang, ano siya, yung bordering on abuse as against discipline. At gano'n na naman. Napaka, ano ang disiplina? Ano ang abuso na palo? Ano po yan? Case to case. Di ba sa Amerika, yung mga bata dinidemanda yung magulang? Tama. Dito may mga pagkakataon din na gano'n. Pero mas maluwag tayo eh. Dahil mas kampi tayo sa magulang. Mas kampi sa magulang. Kahit papano, magulang pa rin ang nagpapalaki. Kaya kung pinapalo, titingnan ngayon yung paraan ng pagpapalo. Kung ang pagpapalo ba dinidisiplina o inaabuso. At lahat yan, ako po, ano na naman, ebidensya. Okay. Final ano natin, question end of. Oh. Hindi na lang daw sila magpapakasal kasi maghihiwalay din naman. Nako. Para saan pa yung kasal-kasal na yan? Maraming galit sa nagpapakasal eh. Dahil ano eh, tayo na lang ang bansang walang divorce. Mm. Ang hirap kumbaga, kung nagpakasal ka, talagang ano, in sickness or in health till death do us part. Pag magkaroon ng divorce dito sa atin, di napakabilis na mag-divorce. Depende rin sa grounds. De, kung may divorce law, di napakabilis. Hindi ba mas mabilis na maghiwalay? Mangyayari. Tama. Tama rin yun. Pero sa akin personally, Doc, ang dami kong naano eh. Nakita ka na kaso. Na kumukonsulta na hindi na talaga magkasama. Talagang uh-oh, hindi na compatible. Uh-oh. Magkahiwalay na ng buhay ng sampung taon. Magkahiwalay na ng buhay. Batay nila magpaanal. Mahal. Magkano annulment? Umaabot na ngayon ng 200,000. Ang annulment? Yung declaration of nullity, ang tawag nila. Okay. Declaration of nullity based on psychological incapacity. Mas mahal pa yung annul kaysa sa kasal. Oo. Na ang daming lumalapit na yung mga pinakamahihirap na mamamayan. So sabi nila, ay ganito na lang. Ganito na lang dahil nga ang hirap ng proseso, pati pero kung mahal, may divorce, magiging mura. Mura at mabilis. So, pwede kang divorsyado, kasal, divorce, kasal. Parang sa Amerika. Para sa ibang bansa. Okay. Okay. Thank you daw for visiting Mendez. Sabi nila. Nandyan lang kami. Ang galing. Kahapon lang po yan. Paano daw makabili ng conjugal property? Ang conjugal... Kasal at naghiwalay. Paano kung babae may kabit? Nasagot na natin. Oo, nasagot na yun. Pero yung penalty eh. Oo.
Ganito. Kung babae may kabit, let's say ako lalaki, nahuli mo yung babae may kabit, tapos syempre, mainit ulo mo, nakita mo, tapos pinagsasampal-sampal mo, may kaso ka ba nun? Kung, ano siya, kung nahuli mo sa akto at pinagsasampal mo, hindi sa akto, nahuli mo lang yung cellphone niya, umiinit ang ulo mo, tapos pinagsasampal-sampal mo. Pwede kang maano noon. Well, yan, titimbangin ng korte yan. Yung babae ba yun, sobra ba talagang in love? Sobra ba siyang na-traidor? Na dun lang niya biglang nalaman at nagdilim? O baka naman ang tagal na niyang nakikita? Tapos, kaya sa korte, ganyan, Dok eh. So, titingnan niya, eh, nakita niyo na pala nung isang buwan, meron ng ganito nangyari, ganito. So, hindi ka na nagulat. Kapag hindi ka na nagulat at sumugod ka doon at pinagsampal-sampal mo, ay pwede kang bawian ng kung mahirap injuries. Sila ang mga nakikinig, maganda wag na magkaso. Hanggang barangay na lang. Sa totoo lang po, pagka kung mahirap, kung lalo na kung usapin ng relasyon. Kung madadaan natin, kung madadaan natin sa usapan, daanin na po natin sa usapan. Gaano katagal mareresolba yung issue sa mga kung kabit o concubinage? Gaano katagal matapos na para matalo yung lalaki? Ano kasi, baka po ano yan eh. 1 year. Sasampa mo ng kasong criminal eh. Sa kasong criminal case yung ano eh. Yung concubinage, adultery. Tatagal po yun. Siguro mga 1 taon. Tapos, labasan ng ebidensya. Okay, yeah. Napakahirap. Ilagay nyo lang yung questions nyo para sa next topic natin. So, attorney, lawyer natin, Jopet Sison, basta may katwiran, ipaglaban mo. Okay, thank you. Salamat po, salamat. Concubinage daw. Maraming debate. Oo.